Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's video, pag-usapan po natin ang tungkol sa religion. Mayroon bang totoong religion? Mayroon bang makaligtas na religion? At paano natin malalaman na ang isang religion or sekta ay false? Or anong tawag niyan? In other term, cult religion. Okay? Yan po ang ating pag-usapan ngayon, guys. So before I start, shout out ko muna si Maximo Channel, Multiskill, Barbie Angel Vlogs, sino pa? Limutan ko na yung iba. Okay, guys, let's continue our topic. Mayroon bang totoong religion? Mayroon bang makaligtas na religion? Paano natin malalaman na ang isang religion ay false? Okay? So, una po, wala pong religion na totoo. At wala ding makaligtas na religion. Kahit ano pong religion natin, ma-born again or Catholic or etc. Kung walang pagbabago na mangyari sa iyong buhay, kung wala kang totoong relasyon sa Diyos, kahit ano pang religion mo, hindi ka maliligtas. Okay? Sa akong relihiyon, sa kung anong religion ko ngayon, born again po ako, pero kahit tumanda ako sa aking religion, kung walang pagbabagong mangyari sa aking buhay, hindi pa rin ako maligtas. I'm a born again Christian, pero kung wala akong totoong relasyon ni Jesus, kahit hanggang tumanda ako, hindi pa rin ako maligtas. Kasi ang kailangan, mayroon tayong totoong ugnayan sa Diyos. Mayroon tayong totoong tagpo sa Diyos. Kahit ano pang reliyon natin. Para tayo ay maligtas. So wala pong reliyon. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba na dito sa reliyon na ito, dito ang kaligtasan. Wala pong katotohanan yan. So wala pong reliyon na makaligtas ng tao. Amen. Yan po ang dapat nating tandaan. Kahit anong religion mo, hindi ka maliligtas kung wala kang totoong relasyon sa Panginoon. Okay? So yan po ang ilagay natin sa ating utak. At paano natin malalaman na ang isang religion ay false religion? So kapag ang itinuturo ay wala sa Bible, meaning to say, false religion yan. Kapag ang tinuturo ay iba doon sa tinuturo ni Kristo, ibig sabihin, hindi yan totoo. Kailangan talaga ang turo ay base kung ano ang tinuturo sa Bible. Pag ang tinuturo, ang kalahating tinuturo ay nasa Bible, ang iba naman ay wala sa Bible, false religion pa rin yan. Kailangan talaga ang turo lahat ay galing sa Bible, mababasa sa Bible. Yan man natin malalaman na ang reliyon na yan ay nagtuturo ng tama. Kasi pag pumasok ka sa isang reliyon na hindi nagtuturo ng tama, pati ikaw, ang buhay mo rin ay hindi tama. So hindi matatama yung buhay mo. Kasi pag ang pananampalataya mo sa Diyos ay hindi tama, so yung buhay mo rin ay hindi tama. Amen ba, John? Amen. So kailangan pumasok tayo sa walang reliyon na makaligtas ng tao, pero kailangan din nating pumasok sa reliyon na nagtuturo ng tama para yung pananampalataya natin sa Diyos ay maitama din. Okay? Kasi pag ang relasyon mo sa Diyos ay hindi tama, so kahit araw-araw ka pa pumunta sa church, wala pa rin pagbabagong mangyayari sa'yo. Hindi ka pa rin maligtas. Kasi kailangan natin tamang ugnayan sa Diyos, tamang relasyon sa Diyos. Pwede bang bilhin ang kaligtasan? Okay? At walang kaligtasan na mabibili. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman dito sa lupa, kahit ikaw pa ang pinakasikat, as what I have said,
Kung wala kang totoong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ka maliligtas. So kailangan nating mayroon tayong totoong ugnayan, totoong relasyon, totoong tagpo sa Panginoon. Kahit ano pa ang relihiyon mo. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng iba na dito kayo sa relihiyon ito, dito ang kaligtasan. Kasinungalingan yan. Walang relihiyon na makaligtas. Dahil ang ating makaligtas natin ay ang ating relasyon ni Kristo. Ang ating pagtanggap kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen? Amen. Okay guys, so yan lang po ang aking ma-share sa inyo ngayon na video. So, sana mayroon kayong naipulot na mayroon kayong natutunan sa aking sinishare ngayon. So, thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. And pakisubscribe na rin sa channel ng kasama ko, Multi Skills at Maximo Channel. Okay guys.